Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila kalat na kalat. Ang tila parang planado daw di umano ang pagkawala ni Digamo dahil linabas ang matinding ebidensya tungkol di umano sa kabit ni Janice Digamo. Ito nga ang nakakagulat dahil wala pang ang ilan buwan ay tila na bistong haraw ang kabit ni Mayor Janice Digamo at tila meron daw kinalaman dito si Boying Remuela at hawak pa ang ebidensya. Tila nagsabwatan nga ba ang dalawang ito para lamang mawala si Governor Digamo? Banat pa nga ng maraming netizen. Observe noon, tinatanong siya na ituro siya na siya mastermind. Ba't iba ang sinagot niya? Hindi ako taga Negros. Pero yung Mrs. Digamo na yan, hindi siya nagluluksa. Kung ako, imbestigahan siya. Yung nasabi niyang may video, nako siya may plano ata. Hindi ako naniniwalang na Teves ang mastermind. I don't know them. Both wala akong pinapanigan. Pero suspicious ang asawa. Kakaiba talaga pag namatayan. Hindi ganyan. Asawa pa yan, ni walang lungkot, walang galang sa asawa, ni susuot ang sexy. Saan kayo nakakita ng namatayan naka-off shoulder, red lipstick pa? Sa Negros lang ata, very social at mga supporters, naku, very open-minded ata sila, nakakatawa. Hindi po acceptable ang sagot niya. Ang sagot ko siguro, maiiyak ako pag sagot ng mga tanong. I will probably stop, no media, dahil ako'y nagluluksa. Weird ang asawa ng ganyan. Diyos ko, paimbestigahan ninyo ng mabuti kasi nakapagtataka nga naman. Huwag naman ninyong hayaan ang makulong ang mga walang kinalaman. Imbestigahan din ang mga pulis. Bakit absent ang ilang pulis? Nakakaduda. Moves ni Mr. Una video kay Mr. Second absence ng mga pulis. Iyan talaga ang laman niyan. Kaya naman mas malalim pa dyan at may ambisyon pa si Mayora na mas mataas pa sa pagiging mayor. Kaya kailangan sumikat at pag-usapan siya. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Yes, and Janice Digamo, you may have many words to say pero dili butol ang mga tao para mutuon ninyo. Ibig sabihin nun, kahit anong sabihin nyo pero hindi nyo mabubudol yung mga tao na nasa Negros Oriental. Tapos sabi niya, niingon mo sa inyong interview na pubri ra mo. So ibig sabihin nun, sinabi niya, sinabi nyo sa media na kayo ay pulubi or mahirap. Tapos sabi niya, sige, pag-usapan natin. Ayan. So, itong mga kalois, Bisaya itong mga kalois, pero itatagalog ko, okay? Sa makakaya ko para maintindihan nyo at makuha nyo yung side ng mga taga-Negros. Alright? So, pero bago dyan mga kalois, tingnan natin yung interview niya mga kalois. Okay? Kasi may isang question dito mga kalois, tinanong siya na, anong masasabi mo dun sa mga vloggers na nagsasabi na ikaw yung ikaw yung mastermind? Okay? So, tinanong dyan si si Mrs. Digamo. Okay? Pero bago dyan mga kalois, ito panuorin muna natin ito mga kalois. Yung interview din niya. Okay? Interview siya ng GMA. Okay? About dun sa yung may video daw siya na may sinabi si Governor Ruel Digamo kung sino yung possible na magpapatay sa kanya. Okay? At siya ang kumuha mga kalois. Okay? Siya ang kumuha. So dito mga kalois, mag-iisip ka bakit binidyo niya yon portion na yun. Dahil ba kung may, halimbawa siya ang mastermind, si Mrs. Digamo ang mastermind, may gagawin siya, pwede niyang gamitin yun. Kumbara,
ano, parang na ano niya, na latag na niyong magiging script ng pangyayari para madiin si Tevez. Okay? So panoorin natin 'tong mga kalois. Yung sa March 4 po, October of 2022, when we were on our way to Manila for the governor to take his oath, he was really warned seriously. Yan, seriously ha. Warned seriously. Pero ang nangyari mga kalois, 'di ba, nung March 4, 'di ba? Maraming palusot na baka daw hindi nagkasabay or baka yung isa daw nagka-LBM at yung hindi daw nagkasabay yung pagpalit ng mag-ano sa kanya, kaya nangyari ng ganon. Pero sinabi, serious, tapos isa lang, ibabantay mo, tapos hindi pa ano, right? By someone from the intel community. Parang winawarning talaga, Gov, they are really out to get you. Dapat talaga careful ka sa sniping. Baka yung ano, may mga sniper na dadali sa iyo. So, in fact, ma'am, I was able to get a... Nung paalis na kami, nag-ano ako, nag-self-video ako, ganyan. Okay. Nagsasalita ako at sinabi ko na we have threats and that our threat comes from... Sumagot siya, nasa mirror siya. So, ayun mga kalaysa, siya yung nag-initiate, okay, na i-video. Okay? So, nag-plan talaga siya na i-video niya para makuha din yung side ni ng kanyang husband, di ba? Ginanon ko yung camera, pinaharap ko sa yung cellphone. Sinabi niya talaga yung pangalan. Sabi niya, sabi ko nga, ulitin mo, Ruel, at kumarap ka. At ayun, di ba? Pinaulit pa talaga niya. So, ibig sabihin nun, halimbawa lang na talagang itong si Mrs. Digamo ang may ano, ang mastermind talaga, eh pwede niya gamitin ngayong video, 'di ba? Na paano niyo masabi na ako ang mastermind eh ito ngayong video na sinabi ng asawa ko. Okay? The fact mga kalois na may rumored na may ano nga to, may BF tapos nag-aaway parati yung mag-asawa, 'yun yung sabi ng netizens, 'di ba? And marami din nag-question na bakit ganyan manamit si Mrs. Digamo. Di ba? Yun nakikita ko. Okay, nababasa ko dun sa mga comments ng mga yung mga netizens. Sabi niya talaga yung name na, oh, nabanggit niya talaga itong magkapatid na Tevez. Tapos may iba pang pangalan, pero ayoko muna siyang ipakita kasi it might also, ano ba yan, parang we were told kasi na there were 3 attempts. And hindi po ako very sure if the first attempt was also the same person that was tasked to do the second and the third attempt. Okay. So dito mga kalay, sinabi talaga na yung pangalan na Tevez, kay may video daw siya. Baka yun yung sinasabi ni Boeing na video, may papakita sila, di ba? Kasi ang inaabangan natin na may video yung mga inutusan. Okay, yun yung iniintay ko rin. Pero heto na nga, galing kay Mrs. Digamo, may video daw siya. Pero yung video ay parang tinanong lang siya or parang tinanong mo lang si Ruel na kung may mangyari sa'yo, sino yung hinilaan mo na mga ano, mga mastermind, kung mapatay ka. Diba? So, inaabangan yung mga netizens yung sinasabi ni Boeing na may video daw. So, we were expecting na video galing mismo dun sa inutusan, tapos nakuha na niya ng video na nag-utos talaga si Arnie Tevez. Diba yun yung video na inantay? Pero ito na nga, video na sinabi lang na kung mamatay siya, sino yung mastermind? Parang ganon. Okay. Ito mga kalays, ito pa yung isang ano portion. Ano sa tingin yung mga kalays? Bakit niya nasabi yun mga kalays? Sabi ni Liz, nang dahil sa love triangle, may namatay, may hiwalay na sana sila ng maayos. Ayun na nga yung ano eh, yung Marites sa Negros, 'di ba, na not in good terms. Tapos may nakakarinig ng away nila dun sa compound. Okay? 'Yun yung sinabi ng netizens. Sabi ni Liza Vergara, dapat lie detector si Mayora. Pwede. 'Di ba?
Kasi nga nung lamay mga kalos, mababasa mo yung mga komento ng mga netizens. Bakit ganun ang namatayan? Diba? Kakaiba. Diba? Sabi ni Grace, parang happy naman si Miss Digabo, fake pa smiling all the time, no crying moments. Yun, diba? Yan, an example of a comment. Diba? Ma-observe mo naman eh. Makikita mo yung aura ng nagluluksa. Right? Makikita mo talaga. So ito mga kalois, itong pangalawang video, i-play natin mga kalois. Yan. Yan, sabi ni Jane Pearl, not reliable, hindi siya not reliable, hindi siya nag-eye contact sa interview. First thing na tinitingnan angulo if that person is telling the truth. Correct. Kasi mga kalois, pag yung gagawa ka ng story, mahalata talaga ng makikinig na it doesn't make sense. Lalo na dito, di ba? Ipagkukonek-konek mo, hindi mag-make sense kung ikukonek ng viewer kung ano yung in-expect nila na normal way na reaction ng isang tao na namatayan. Di ba? So ito mga kalois, i-play ko tong isang video pa. Because alam talaga. Ito mga kalois, ito yung ano eh, divine intervention. Okay? Magdududa ka. Divine intervention daw. Okay? Ano yung divine intervention? Di ba nagtataka tayo mga kalois, bakit ganun kabilis na huli yung mga gunman? Ganun ba sila kabobo na wala silang exit plan? Kasi nga, whether failure or hindi nag-succeed yung pagpatay nyo, halimbawa, hindi natamaan si ano, di ba, nakailag si governor. So, hindi natamaan, di ba? So, kahit anong tira nyo, nakailag talaga siya. Ang galing niyang umilag, di ba? Para siyang si Lito Lapid, di ba? So, hindi namatay. Siyempre, maubos yung oras nyo. So, siyempre, dapat aalis kayo para hindi mahuli. So, yung exit plan, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kung mapatay nyo, mahindi, or ma-injured man lang, yung exit plan, yung pinaka-importante. Dahil dapat hindi kayo mahuli. Right? So, yun pa lang, questionable na. Ganun ba kabobo si Arnie Teves kung siya talaga yung mastermind? Or talagang sinadya, okay, nung mastermind na hindi si Teves na mahuli yung mga tao? Or, di ba, sabi nung nahuli, di ba, na hindi nga nila alam, clueless sila kung anong gagawin nila. Bago pa lang sila na-hire, the next day, operation na. Mga nga pa ka talaga. Mahuhuli ka talaga. Di ba, mga kalois? Sabi ni Luis Gajardo, dapat isama din ng asawa sa investigation. The fact na nagsasabi siya dito, di ba, parang siya na yung, parang gusto talaga niyang i-lead din yung investigation, di ba? Gusto niyang i-maneuver yung investigation, kaya nagsasalita siya, di ba? Gusto niya i-lead ang public, kaya nagsasalita nga siya, di ba? Eh, ma-make sense talaga yan, okay? Mahuhuli din talaga siya. Kasi sabi ko nga sa inyo, mga kalois, pag ginagawa-gawa mo lang yung storya, ibig sabihin, nagsisinungaling ka, magbabago yan after a day, after 2 days, 3 days a week, magbabago-bago yan. Pero kung totoo talagang sinasabi mo, kahit after 2 years yan, yun pa rin ang sasabihin mo. Kasi yun ang katotohanan. Eh, hindi mo gawa-gawa. So let's play this mga kalos at bigyan natin ng reaction. Talaga niya na mahirap niyang lusutan ito. Mm-hmm. This is something they did not expect to happen. Being lords of Negros Oriental, yun yung ano talaga nila. So para kay Mrs. Digamo, mga lords daw. Lords ang mga Teves. Feeling mga lords. Di ba parang ito yung sinasabi ni Bongbong Marcos? Di ba kay DJ Bantag? Di ba sinabi niya na parang naghari-harian si DJ Bantag sa Bucor mga kalois? Di ba? Naalala niyo yun mga kalois yung sinabi ni BBM. So itong si Mrs. Gamo, sinabi niya nag hari-harian din tong ano mga Teves. So you have to remember mga kalois na dalawang pamilya ito sa Negros, powerful, okay? Na nag-away-away. So syempre, sila namatayan, okay? Isisisi nila dun sa kabila, nagtatapon sila ng baho. Pero hindi nila alam na during the election, close fight between Digamo and Teves. So, tatanungin din natin yung mga bumoto kay Teves, 'di ba? Kasi taga doon din sila eh. Right? So we have to be fair.
Pero para sa akin mga ka-Lois, it doesn't make sense nga bakit gagawin ni Arnie Teves yun. Right? At bakit ganun kadbilis mahuli? Hindi naman bobo si Arnie Teves. Hindi niya hindi nila sukat akalain kung sabihin mo sa Tagalog na mangyayari ito. Pero yun nga, I'll go back to the men in uniform na nakahuli sa kanila. Men in uniform, so military na nakahuli daw yung sa mga suspects, mga kalois. Diba ganun kabilis, mga kalois? 4 to 6 hours, huli na. Yeah? Sinabi talaga nila, Mayor, it's not because magagaling na lalaki kami kaya nahuli namin yung namaril sa husband mo. It's divine intervention. So, divine intervention daw. So, hindi niya in-explain paano nga nalaman ng mga nakahuli doon na doon yung puntahan ng ng mga bumaril. Di ba? So, feeling ko mga kalois, okay, na naset up nga yung mga hinire. Kasi akala nila, yung operation nila ay drug lord, yun palang governor. Tapos, one day pa lang sila doon sa Negros, the next day operation na. Ganun, di ba? Ganun ka. It doesn't make sense nga mga kalois. So, ibig sabihin nun, may nagturo kaagad kung saan sila. So, naset up nga yung mga na-hire. Di ba? Tapos, yun nga, tinatanong yung mga nadakip na ang sinabi lang, may third person na nagsabi sa kanila na si Teves ang nag-utos. So, hindi talaga directly si Teves nag-utos sa kanila. So, may isang middleman na nagsabi na si Teves daw ang ang mastermind. So, hindi talaga yung mga nadakip. So, sino yung third person? Diba? So, divine intervention. So, ibig sabihin, nagdadasal-dasal pa sila or may nakita silang sign, diba? Angel na nagtuturo, diba? Oh, dito yung tumakbo yung diba? And you have to remember, mga kalois, diba? Malapit, okay? Yung detachment, mga kalois. Ito, pakita ko sa inyo. Dito sa ni Jojo de Guzman, di ba? Yung military detachment malapit sa Digamo compound. Right? So, yun? 4 hours silang naghabulan? Ganun? Or 6 hours tapos nahuli? Ganun ba mga kaloy? So, ibig sabihin mga kaloy, yung sinabi dito ni divine intervention yung ginagamit. Pero, maniwala ka mga kaloy, divine intervention. Bigla na lang nasapian yung yung isang militar tapos alam niya, 'di ba? O manghula tong 'di ba? Ibig sabihin mga kalois, may nagsabi talaga kung saan matatagpuan yung mga bumaril. Okay, divine intervention pa ang ginamit dito. Hindi man lang in-explain kung bakit, paano. So, yung nangyayari po ngayon, divine intervention po ito. Mm-hmm. And the discovery of the items found in the compound of former Governor Henry Teves is also divine intervention. Parang yung iba sa talaga feeling enough is enough na talaga. Opo. Mga kalois, dito, ginagamit pa niya yung Panginoon. Divine intervention. Diba? Sabi ni Music by Chari. Akala ko si Charis. Besides kung may threat pala sa asawa niya, why naka-expose si Gov? Dapat sinecure siya at dapat nasa loob si Gov ng bahay. Pwede naman isa pumasok para kumuha ng ayuda. Okay? Mga kalois, you have to remember March 4 yung nangyari, di ba? February, sabi na ang Supreme Court na talagang si Ruel Digamo ang nanalo. Di ba? During that time, mga kalois, na hindi pa, wala pang finality yung sasabihin ng Supreme Court, mga kalois, dapat, di ba, sabi niya, may na daw, serious daw na threat. So, bakit ganun? Di ba? Bakit hindi man lang sinecure talaga yung governor? Okay, ito yung mga kalois, ito yung interview niya. Bakit, di ba, nagtatanong tayo, bakit, alam mo pala na ganun ka-serious, October pa lang, pero bakit ganun? So dito mga kalois, sa interview mga kalois, parang dinidefend pa niya yung mga lapses o yung ginawa ng mga security guard niya. Okay? Ito mga kalois, panoorin natin. Dinidefend pa niya mga kalois, ha?
No more questions from us. Ma'am. Yes. Good afternoon, Mayora. Maraming mga kumakalat po sa social media na at pilit po itong pinalalabas nila sa social media ngayon. Mayora, question po. My first question from PB po. Mayora, bakit po walang bodyguard si Governor De Gamont at Tran? Totoo po ba ito? Diba? Bakit daw walang bodyguard si Ruel Digamo? Okay, yun yung tanong. Okay, ito yung sagot niya, mga kalois. Hindi yan totoo. In fact, dalawa ng guardian niya nasa ospital pa hanggang ngayon eh. Kung may lapses man, yun lang siguro talagang yung nakaalis na bago dumating yung relebo. Ayun, di ba, mga kalois? Ibig sabihin talaga nun, parang kinoconfirm na rin niya na lax masyado yung security. So, ibig sabihin nun, hindi niya dinibdib yung serious threat daw, di ba? Yung sinabi niya na na-video pa niya, di ba? Bakit iisa lang? Kasi kailangan mag, ano daw, magsalitan, di ba? Parang naka-time slot yung bawat, ano, yung mag-guard sa kanya. Di ba? So, dinidefend niya. Parang hindi siya nagalit na nagkaroon ng, halimbawa, 1 hour yung pagitan na hindi nag-meet yung, di ba, magsalitan sila ng magpag-guard. So, 1 hour, halimbawa, ganun, di ba? So, syempre, kung ikaw, di ba, kung mahal mo talaga yung namatay, di ba, magagalit ka talaga dun sa nagbabantay. Pero bakit ganito? Parang dinidefend pa niya. So, it doesn't make sense. Di ba? Dapat managot din kayo kasi kapabayaan nyo kaya nang ganun, di ba? Namatay yung asawa ko, di ba? Ganun dapat magtatalak talaga dapat siya, di ba? Kapabayaan nyo. Kahit mag-LBM kayo dyan, bawat oras dapat may pumalit sa'yo. Di ba? Hindi nyo bigyan ng portion na yung mga kalaban ay maka, ano, di ba? So, dito mga kaloy, sa kanya palang pag-explain, makikita mo na parang hindi niya dinibdib yung kapabayaan ng mga bodyguards. Kaya, ayun, di ba? Nangyari sa kanyang asawa. Sa tingin ko, ha, yan yung ano nangyari. Merong isa na nag-absent din talaga. Parang... Ayun, mga kalis, may isa na nag-absent. So, ibig sabihin nun, kung may mag-absent, tatawag naman yan, di ba? So, pwede mong anuhin. Alam mo yung mga kalois, kung titingnan nyo itong ano, mga kalois, yung vlog nga ni Jojo de Guzman, di ba? Itong, ito, di ba? Yung military detachment. Yung compound, mga kalois, malapit lang dun sa pangyarihan kung saan nangyari yung, ano, di ba? Yung massacre. Di ba? So, kung ma-absent siya, syempre, responsible naman siguro yung, ano, tatawag ko, absent ako dito. An hour before, di ba? Eh, may kapalit na sana. Okay. Or baka sinadyan na talaga na ganun lang yung number of bodyguards nandoon para magawa yung krimen. Diba? Mag-question ka mga kalis, bakit ganun? Eh alam niyo na pala, serious yung threat. Diba? Pa-video-video pa kayo na serious. Eh yun pala, eh lax lang kayo. Mag-LBM yata yung sila, buong pamilya nila. Yung ano na yun. So bakit sasabihin mo, bakit kailangan mo sabihin buong pamilya? Sasabihin mo lang ng LBM. 'Di ba? Bakit i-exage po mada buong pamilya? Kasi hindi naman tinatanong. 'Di ba? Pwede naman sabihin nag-absent siya. 'Di ba? So talagang ina-exage mga kalois, that's a sign of being defensive. Yung mga bagay-bagay na hindi naman tinatanong, ini-exage, 'di ba? Kasi nga, naging defensive yung tao kasi yung sa first statement niya, alam niya nagsisinungaling siya. So, kailangan niyang i-defend another statement na naman. Diba? Mahalata niyo yun mga kalois, diba? Pag tinatanong mo yes or no, tapos nagdami pang ano. So, ibig sabihin nun, naging defensive. Hindi siya sure sa kanyang sagot. So, hindi totoo na wala siyang guardia nung araw na yun. My second question po, Mayora, pinalalabas ko sa social media ng Credo po ang mastermind pagkawala daw po ng inyong business. Ayun. So, ito yung pinaka-importante na tanong mga kalois. Ayon sa social media, kayo ang tinuturo na mastermind. Okay? So, kumbaga, yun yung
nakikita ng mga netizens, yung mga comments, di ba? So, ito ang sagot niya, mga Kalois. Okay? Kung ikaw, halimbawa, isipin mo, ikaw yung asawa ni ano, Governor Will Digamo, di ba? Or halimbawa na namatayan ka ng asawa, di ba? Na-assassinate. So, ano yung maging reaction mo pag sabihin mo, ikaw! Okay, ikaw ang mastermind! Anong una mong reaction, mga Kalois? Ano yung unang sasagutin mo? Di ba? Anong sasagutin mo, mga Kalois? Paki-type naman dyan. Yan, shoutout kay Marga Malaya. Sabi ni Music by Chari. Very much vulgar si Mrs. Digamo. Dapat kahit na alam niya na kaaway nila ang Treves, dapat di sila pwedeng mag-point out agad kay Treves. Yun na nga, hinahiyaan na lang muna nila. Pero syempre, gusto nilang i-lead. Okay? I-lead yung investigation. Gusto nila i-lead ang paniniwala, di ba? Or gusto nilang, sabihin na natin, gusto nilang mangbudol. Diba? Gusto nilang i-lead ang public kung ano yung paniniwalaan. Diba? Nagiging bias sila. Ang gusto lang naman natin dito is mabigyan talaga ng hustisya. Pero hindi sa ganitong pamaraan. Diba? Nauunahan nyo na. Sabi ni The World I Live In, your analysis are assumptions and your opinion only. You will not fully understand until what happens to them happens to you. Come on. Diba? The World. Okay? Hindi man ang kailangan na may mangyari din sa iyo. Although sa part ko nangyari sa father ko, na-assassinate yung father ko. And it took us a month to know kung sino yung mastermind and gunman. Right? So ayun, nasagot ko na, Daliva. Iba yung mga reaction nung namatayan, 'di ba? Like yung reaction ng mother ko, 'di ba, nung namatay yung father ko, kasi ako naabutan ko lagat sa crime scene kung ano nangyari ng father ko. So, alam ko ang feeling, the world I live in. Diba? Ang gusto lang natin dito, mabigyan ng hustisya si Governor Digamo, pero hindi dito sa pamamaraan, diba, na madidiin yung mga inusinte. Diba? The fact na sinabi ni Janice Digamo na nagkarihan itong mga Teves sa Negros, pwedeng may inggit siya. Diba? Sino makikinabang dito kung madiin ang Teves? E diba mga Digamo? Does it make sense? Diba? Tama ka. I'm just sharing my analysis and opinion and it's up to my viewers. Right? So, ayun mga Kalois, anong reaction nyo dito? Anong dapat normal na reaction? Sabi ni Kirk, humility. My uncle mayor was assassinated too. Pinatay din uncle mayor ko. Ayun, diba? Mararamdaman natin yan, diba? And the fact nga, sabi ni Solid Maharlika, na may serious threat. Diba? Yung nangyari sa father ko, ay wala talaga, wala kaming na sense na may threat. Okay? So, magkakaiba nga. Pero heto na nga, diba? Despite na may, ano na pala, may threat na pala, bakit blocks lang kayo? Diba? Or sasang-ayunan mo yung threat? Or bakit binidyo mo pa? Diba na, parang kung may mangyari, di ba binidyo mo pa siya, yung asawa mo, si Ruel Digamo, na parang kung may mangyari sa kanya, si Teves ang ituturo. Di ba? Bakit ginawa mo yun? Right? So let's continue mga Kalois dito sa sasabihin niya o sasagutin niya na sinabi na baka ikaw daw yung mastermind. Tingnan mo mga Kalois, okay, lakihan na lang natin para makita nyo yung expression ng kanyang mukha. Di ba? Ayan. Okay? So, tinanong siya, tingnan mo ang reaction niya, mga Kalois. Ayun, namang problema nga ako ngayon eh. Kasi yung mga dating ginagawa niya na siya lang ang gumagawa, ngayon I have to do everything eh. Ayun, mga Kalois, namang problema daw siya. Diba sa ginagawa ni ano, ng kanyang asawa. Come on. Acceptable ba yung ano niya, mga Kalois? Is it, kumbaga, sa 10 na byuda, okay, na namatay yung asawa nila. Okay? Ilang porsyento na ganito ang isasagot sa tanong na, "Oy, ikaw daw yung mastermind." 'Di ba? Sabi ni May, sana all blooming ang mga byuda. Eh, 'di ba? Sa pananamit pa lang niya, mga Kalois, 'di ba? Pero anyway, aside from that,
Tama ba yung sagot niya? Eh, namuproblema daw siya sa mga gagawin. Come on! You have the money. Okay? You have the money. Mayaman kayo, di ba? Ilang million yung business niyo dyan, di ba? Yung Alicia, Kapi Alicia ba yun, di ba? Na-issue din yun. Hindi mo ba kayang mag-hire ng gagawa dun sa ginawa ni, ano, ni Ruel Digamo? Right? So it doesn't make sense. Dapat, ang reaction mo ay talagang, bakit gagawin ko naman yun sa mahal ko? Diba? Parang ganun, di ba? Ano ba yung mga normal na reaction, mga Kalois? Kung ikaw, mga Kalois, oh, type nyo dyan, ano yung unang reaction mo kung tatanungin ko, oh, ikaw yung mastermind sa pagpatay ng jowa mo? Di ba? Sabi ni Solid Marlican, oo, dapat initial reaction niya ay magagalit sa mga security. Oh, hindi nga niya ginagalitan yung security, di ba? Sabi ni Charlie, Music Chari, sir, napaka-stupid pala ni Tevez na papatay siya ng kaaway, eh, automatic siya ang suspect. Yun na nga, it doesn't make sense nga talaga. Sabi ni Emmanuel, balibit, ang hard gunman ay doon sa municipal ni Tevez lahat na sa kote or nahuli. Yeah, pero the point is, di ba, kung ikaw ang gagawa ng krimen, di ba, dapat yung exit mo ay ganun kabilis. Yeah? Dapat hindi mahuli yung mga gumawa. Bakit 4 to 6 hours huli ka agad? Di ba? Eh kung ikaw si Tevez, gagawa ka ng krimen, alam ng kalaban mo kung saan uhulihin yung mga ano, sa teritoryo mo. Doon mo ba sila ilalagay? Pero the fact nga na yung mga sinasabing gunman na nahuli ay a day before May 4 nangyari, di ba? Magsasabi talaga na bakit ganun kabilis operation kaagad? Wala man lang 2 to 3 weeks para alam kung saan mag-exit, di ba? Kabisaduhin yung area, di ba, mga Kalois? So, parang sineset up din yung mga nahuli. Naset up, di ba? Para idiin din si Tevez, mga Kalois. So, for me, hindi siya acceptable yung ano niya na namroblema siya dun sa gagawin. Okay, yung mga naiwang gawain ng kanyang asawa. Di ba? So, hindi para sa akin, mga Kalois, hindi siya acceptable. Dapat, yun na nga, mag-react siya. Bakit ako ang mastermind? Di ba? Ako na nga yung namatayan, di ba? Bakit ko naman gagawin dun sa asawa ko? Ano ang dahilan? Di ba? Yun yung dapat, di ba? Bakit ako ang maging mastermind? Ano ang dahilan? Bakit ko gagawin yun sa asawa ko? O bakit hindi niya ginanon? Kasi baka may sasagot, dahil may rumored boyfriend ka. Di ba? So, alibay na lang niya na maraming gagawin. Bakit kung napapatayin yung asawa ko, ay tamad naman ako, marami akong gagawin pag namatay siya. Parang hindi siya acceptable na reason. For me, ha? Yung reaction niya na siya yung pinaratangan na mastermind. Okay, let's continue, mga Kalois. Eh, ano na lang yan? Ako, wala akong investigation na kinakatakutan kasi... Oh, defensive siya, di ba? Ako, wala akong investigation na kinakatakutan. Eh, alam ko na malinis ang konsensya ko. Eh, syempre, ikaw nagsasalita eh. Diba? Yung mga pagtuturo nila sa akin, they are trying to lihis the issue eh. Para bang, para hindi sila madiretso na mapag-usapan, eh kung anong reason na lang yung sinasabi nila na keso tingnan yung angle ng asawa. Of course nga, di ba? Wala bang possibility na pwede yung asawa, anak, pariente ang pumatay kay governor? Pwede, di ba? Nangyayari nga yan, di ba? Sa balita, di ba? Yung latest nga lang, di ba? Yung ama, pinatay niya yung mag-ina. Pwede, di ba? So, heto pa kaya, di ba? Na may rumored kabit itong si Mrs. Digamo. Di ba, mga Kalois? So, yun nga, sobrang defensive niya. Hindi mo lang sinabi niya na sobrang ano naman, sobrang fake news naman yun na ako ang mastermind. Eh, namimiss ko na nga yung ano ko, asawa ko. Di ba? Bakit gagawin ko naman yun? Anong reason bakit ko gagawin? Di ba? Parang ganun yung in-expect sana. Okay? Na isasagot niya. Right?
Sabi ni Jerlyn Mackie, too good to be true ang mga script ng Digamo Camp. Yun na nga, hindi na nga kapanipaniwala yung sinabi. At bakit kailangan niya magsalita? Bakit hindi niya hayaan na lang yung, di ba, yung gobyerno, yung mag-imbestiga? Gusto niyang i-condition ang mind ng mga vloggers, ng mga nanonood, di ba? So, ano sa tingin niyo mga kalois? Sabi ni Charlie, sir, but kumambyo? Ano nangyari? Natakot kayo sa mga Teves? No! Charlie, anuhin mo rin sarili mo, di ba? It doesn't make sense na yung mga pangyayari na kung ikaw si Teves, gagawa ka ng karumal-dumal, sobrang dami yung hinire mo, tapos the next day, hinire mo the day, tapos the next day operation, it doesn't make sense. At it doesn't make sense na gagawin mo yun at alam mo naman na ituturo ka talaga at alam mong kaaway mo si Abalos na secretary ng DILG, di ba? Na kung saan under ang PNP. Gagawin mo yun? Di ba? Charlie, yun yung... Well, mga kababayan, nakakalungkot nga na isipin kung totoo nga ba ang hinala nila na may kinalaman di umano si Mayor Denise Digamo dahil may mataas pa itong ambisyon at tila nahuli agad na may kabit nga raw ito, tila may ebidensya pa na nilalabas. Kaya planado nga ba ang pagkamatay ni Governor Digamo at sinisisi na lamang ito sa iba? Well mga kababayan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.